ang Piolo Pascual ng Baguio City, mga ka-rangers. Artist slash musician slash rakitero slash businessman, Bench Cruz. Yes! Mga ka-rangers. Hey, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabalitaktakan. Magandang umaga. It's so nice to be here finally. And it's my honor to be here po. At good morning po sa lahat ng mga televiewers at sa mga nakikinig sa araw na ito. Thank you, Miss Ann and Sir Dobby. Maraming salamat for having us here. Maraming salamat po. Yes, thank you. Napapanorin tayo sa Mountain View at sa Tirad Pass sa Anos. Ay, wow. Hello po sa Mountain View. Ay, hello. Naimbag na agsapa kanya yung mamin. Yes. Nako, Sir Bench, alam mo, kilala ka na namin talagang busy kang tao. Madalas ka namin nakikita sa iba't ibang mga programa. Yes, may show ka rin naman ngayon, ano? Yes. With Sir Hendrix. Hello po sa inyo, Sir Hendrix. Pero, mas naging focused ka nitong nagdaang mga buwan sa iyong pagpapromote dito sa local product mo na Berry Bench. Tell us about this muna. Isa-isahin po natin. Isa-isahin mo natin. Yung sayo muna. Yan, Berry Bench and Louis Kitchen. Ang nag-umpisa kami sa strawberry jam. Mm. It's a classic American recipe. Yan, it's different po kasi 50% less sugar yan. Yan, hindi ganun katamis, pero masarap. Yan. And then it's infused with fresh apples and lemon. And 5 hours namin niro-roast tsaka niluluto yan. Paano na pa, why did you come up with this? We came up with that kasi nga I'm a musician. Then wala kaming trabaho, as in zero income kaming mga musikero. So yung ang virtue ng company namin is resilience. Mm-hmm. Yun yung word virtue namin, resilience, that we have to think of a way to survive during the pandemic. And during those times, may mga friends kaming nagbebenta ng mga fresh strawberries. And 20 pesos lang dati ang kilo ng strawberry. Then bakit hindi namin gawing business? Then the family has an old recipe nga ng strawberry jam. Mm-hmm. Then yun, ginawa namin Berry Bench. We started with 2 kilos of strawberries. Mm-hmm. Strawberry jam. Mm-hmm. Tapos binenta namin sa mga kaibigan namin. I'm sure nabentahan ata kita. Hindi, binigyan mo ko ng libre. Hindi ako bibili. Yun, libre. Nag-start kami ng 2 kilos a day na niluluto. Ngayon, ang niluluto na meron na kaming factory, pinaikot namin yung puhunan namin. Ngayon, 100 to 150 kilos a night na niluluto namin. Wow! Okay. Yun. So, para mabigyan po natin ng inspirasyon yung ating mga kababayan, Sir Bench, yes, na gustong pumasok sa business, magkano po yung naging puhunan nyo noon? Tapos, sa tingin nyo, magkano na ngayon ang inyong revolving fund, yung kita? Ang puhunan namin to start with was 400 pesos. Okay, 400 pesos. Yes, so, including sugar, apples, andun na yung pang taxi, pang gas, yung ganun. Ngayon, yung revolving fund na ng company namin is 250,000. Wow! Ang bilis naman! Pang-ibang deposit pinasok natin. Alam mo, mag-a-apply kami sa'yo bukas. Ay, pwede. Naku, baka hindi ko kaya yung sweldo niyo. Ang galing ha? Bukang mamahalin kayo lalo sa earrings na yan. Huwag naman. So, ano pa ho yung mga product ninyo, Sir Brent? Yes, aside from the Berry Bench and Louis Kitchen na 12 ounce, meron kami, ito, yung 12 ounce na Louis Kitchen. Same ingredients din po yan. Kaso, ibang marketing positioning. For single consumption, yung Berry Bench po na 12 years old, ay 12 years old, 12 ano, 12 ounce, ay grade 6 lang ang patayan. Parang gusto ko na lumubog sa kinakaupuan ko. Ayan, ito is single consumption, is family consumption. Okay, pamain. At syempre, yan. Pinakamabenta, paborito ni ano to, ni Sir Dobby tsaka ni Ma'am Charmaine. Ay, sana matikman ko rin. Ay, yes, ma'am. Maiiwan to mamaya sa'yo. ang B&L, yan. Berry Bench and Louis Kitchen, 1-year-old strawberry wine. Mm-hmm. And Bugnay wine.
Yun. May health benefit yan, partner, pagbugnay. Yes. Lalo na sa mga matataas ang BP. Oo. It's good for the heart. Okay. Oh, ito, one-year-old fermentation. Meron din kaming, 6 months. Meron din kaming 2 years old. Meron kaming 4 years old. Wow. Na 2 taon na lang, mag-aaral na ulit. Takuleyo na. Oh, nice. Okay. At dyan po sa napumpisahan yung business, Sir Bench, I believe, naka-meet naman kayo ng mga iba't ibang mga entrepreneurs dito sa Baguio, sa exactly. Trinidad. Exactly. At sa buong Benguet. Yes. Meron kayo ngayong grupo. Yes. Ang group namin is called Layad de Cordillera. Mm-hmm. Layad de Cordillera, nag-umpisa yan sa group namin sa DTI. Ang DTI is, I could say na 60 to 70% ng sales naming lahat ay nanggagaling sa recommendation at tulong ng DTI. Ah, very nice. Yeah, maraming salamat po sa DTI. And then, nagkaroon kami ng group headed by Helena Butigan. Ayan, siya po ang ano namin, ang head, nag-spear ng group namin ngayon. Kasi as ang DTI po, matutulungan kami sa abot ng kanila makakaya. Then, nirelease nila kami. Mm-hmm. Para tulungan naman namin yung iba. So kami na po yung nag-umpisa ng parang nag-solo yung group namin ano. Oo. Mm-hmm. Okay. So ito pong mga nakikita ninyo, mga ka-rangers, mga produkto ng mga kasama nyo. Yes. Okay. Uh-huh. May iba't iba no, mga nakikita nyo po mga ka-rangers, may mga crafts, may mga pitak. Oh, ganda nung bag, mine bag. Mine bag. Niya is mahal. Then ang yan makikita natin dito, meron dito yung Taro Land. Itong Hopia. Taro Land, siya po yung first Hopia. Na nag-innovate dito, makikita natin. Ito. Siya po yung first na nag-innovate ng taro, yung Chinese gabi. Mm-hmm. Ginawa niyang Hopia tsaka pie. Ah, nice. Yan, nagawang-gawa sa Baguio at Benguet. Mm-hmm. Yan. Ano pa po yung mga produktong andyan? Yan, nandito po yung Daddy Roy's, yung Watwat Suka. Yan, makikita natin. Dito naman yung Mystic Flavors na Passion Fruit. Nice. Yan, meron yan. Of course, nice. Tayaw Farms. Ayan. Sobrang nalasing dami. Na yung wine mo, Sir Bench. Tayaw Farms, yung coffee niya. Tapos, meron din dyan yung Watwat Long Ganisa. Yun. Uy! Yun, nakikita ko yung sa gilid, nakatabi ng Hopia. Kiniing naman yan. Ay, kiniing. Yung Watwat Long Ganisa ni Dean Kuwatsa. Mukha kasi pare-pareho sa malayo, di ba, ma'am? Ito kasi yung galing, ito kasi yung taga-Ipugaw na ni Minsan, hindi niya nakita ang Ipugaw. True. Proud Kiangan, but never been to Kiangan. Yung Watwat Longganisa, siya yung first na nag-innovate ng longganisa at gawing sariling ating cordilleran na longganisa. For example, ang Ilocano, may Ilocanong longganisa. Sa Cebu, may Cebuanong longganisa. Tayo naman, mga taga-cordillera, meron tayong Watwat Longganisa ni Dean Kuanso. Kaya kumangalan na ito! Tsaka napakasarap niya, tsaka full of herbs and spices and love. Yes. At mayroong iba't iba talaga from food to products tulad ng mga hawak namin ni Sir Dobie kanina, mga ganito pong mga produkto. Meron din mga fabrics. Yes, meron din mga fabrics dyan na gawa ni Lian's Weaving from Quirino Hill. Yan. At gawa din yan ni Cultura Cordillera ng Kalinga. Kalinga mga bags. Meron din yung mga wallets na bigay ni Inabel, ni Ina. Diba ang ganda na pangalan? Inabel. Inabel, yes. Of course, yung earrings na suot-suot mo, ma'am, Miss Gracia, is gawa ng Everything is Fine ng Itogon Benguet. Yan. Samahan yan ng mga weavers tsaka mga women doon sa Itogon Benguet. Sobrang gusto ko. Hindi ko tinatanggal muna yung price. Ay, design ata yan. Design. Okay. Para mabigyan naman po ng ideya yung mga viewers natin, bigyan niyo po kami ng ideya ng mga iba't iba pong mga pangalan ng mga negosyante po na nagbigay po sa atin o nagpakita ngayon ng produkto nila. Yes. Meron po tayong Robis Peak, yung mga tumblers natin. Mm-hmm. I think those are lasered. Thank you. Yan. Maraming salamat. Ito po is, I think bamboo ito, no? Wow. Bamboo siya na meron silang laser machine na ginagamit. So, very high quality. So, tumbler siya. Ayan. Nice. Pamain lang po.
yan. Code, code? Code, code. Pamain Tumblr. Tumblr pa na kayo. Pa-SSD. Yan. So, magkano po yan, Sir Bench? Ito is 850, but if you buy now, yun. Galing, ha? But if you buy now, magkakaroon sila ng promotion. You can have it for only 200. I'm mine. But wait. Yeah, ayan. Smart. Yan po. Tapos meron yung Lee Ann's Weaving ng Quirino Hill. Yes. Yan. Ito po, very sad lang sa Lee Ann's Weaving ng Quirino Hill because it's a dying industry. Oh, dying industry. Napagkwentuhan namin ni Ma'am Helena ni ito, na ayaw nang mag-weave ng mga younger generations because they wanted to go to call center, gusto na nilang mag-work sa mga private food chain. Ayaw na nila. Pero sayang kasi yung culture na naisiserve natin. And I'm very sure during the 70s, 80s, and 90s, dito nakilala ang Baguio City. Mm-hmm. Pero sana wag namang mawala yung industry niyan. So at least with your group, natutulungan po natin sila na ma-revive. Yes, yes Sir Dovi. Oo, natutulungan na yan. Ang Lee Ann's Weaving ng Quirino Hill. Meron din ang Cultura Cordillera from Kalinga Bags. Ay, ito na yung bag. Yan yung gusto mo, ma'am. Yan, Kalinga. High quality to pang international. Wow! Magkano po siya? Ito is 350 lang. Uy, mura lang. Sir Dovi, wala ka kayong Christmas gift sa akin. Ayan. Then we have the bigger bags. Ay, Sir Dovi, yung bag. Kalinga Cultura. Yeah. Ganda. Wala akong naririnig sa sinasabi niyo. Sir Dovi, birthday gift. Charo. Oo nga. Magkano yung mga bag na ganyan? This is only 1,500. Ay, nice. Oh, tsaka napakatibay niyan. Mukha siyang mahal, pero yung presyo niya is... Kayang-kaya. Mukha siyang mahal, pero medyo mahal talaga. Kayang-kaya. Kasi premium quality. Yung pangalan ng exhibit namin yun is Premium Cordilleran Brands. Okay. Yeah. So meron po kayong ongoing na exhibit ngayon, Sir? Yes, we have sa ground floor ng Puerto Vaga. Mm. Sa main entrance po ng Puerto Vaga, beside nung isang tindahan, isang butika. Mm-hmm. Hindi ko napapangalanan yung butika. Itago na natin sa pangalang Mercury Brands. Okay. Secret yun ha, secret yun. Hindi po yun yung katabi. Anong oras po nagbubukas yung exhibit? We open from 9 a.m. until 6 p.m. Yun, so mahaba-haba po yung oras mga kaibigan na kayo po yung magpunta sa Puerto Vaga. Yes, banggitin nyo po muna lahat ng mga kasama natin, partners natin, bago tayo magpa-invite. First po na gumagawa ng chocolate. First class international chocolate po natin is ang Dolce Chocolates. First chocolate. Natikman mo na. Oh, masarap. This is very dark chocolate. Tsaka high quality yung chocolates. Nice. Dolce Chocolates. Ganyan yung mga pagkain na kinatatakutan ko. Pero binigyan ako ng kaibigan ko. Hindi naman sumakit ang ulo. Sakto lang yung sweetness. Lang yung ano. Tsaka dark chocolate naman. Pinasikim sa akin yan. Hindi ako nagkakamali ni Angeline Valencia and Richard. Ang lakas talaga ng memory ni Sir. Grabe naman yung pinagsama mo yun. Nako, Angeline, oh. Okay. Yeah, meron din tayong Rina Cello Wines and Jams. Ooh. Yan, meron tayo dyan. Rina Cello, ito. Rina Cello Wines and Jams. Tapos yan. Kasi nice. Iba-iba kami ng may wines din ako, pero si Rina Cello, iba din yung process ng paggawa niya ng wine. Yes, so pinapromote din natin yan. Oo. Then we have Mami Love Food Products. Ito yung vegetarian chips. Chips. We love that. Tapos ito po yung single women ano. Ito yung mga single mother siya na itinaguyod ang kanyang pamilya sa paggawa ng mga ano vegetable chips. Healthy siya. Yes. Nice. Yan, anong tawag na nga po dyan? Yan ay veggie chips. Oo. Anong chip nga po yan? Anong vegetable yan? Malunggay. Malunggay chips. Malunggay chips. Yes. Oo. Sabi, sige, haba pong ininext natin yung next nating entrepreneur. Nanay kong galing talaga ng ng mata. Jogin Ray Tamayo, great to hear familiar voices. Hemiano Kidsolan, wine po, pahingi. Free taste naman, sabi niya pa. Virgie Dumlao, okay yung bugnay na na wine na yan, good for the heart. Gracia, alam na dis. Nanay, kung galing. Minsan lang namang maglambi. Yes, oo. So, bibilin daw ni Sir Dobie, mama, para sa'yo. Ito, bigay mo sa tatay mo. Ito, para kay Dohep ito. At Hem Yano, napakaganda ng bag. Okay, go ahead, Sir Ben. Yes, we have the ZTR Food Products and Jams. Ito po.
Ayan, ZTR Food Products and Jams kay Sir Zaldi. Ayan, ito po. Ayan, Coco Jam niya. Ah, Coco Jam. Tsaka mapapansin niyo po yung mga packaging nila is, ano, nakikita na natin to sa mga grocery stores. Ah, nice. Very good. Kasi dumaan na to sa product, anong tawag doon, ma'am? Product development. Okay, lahat po kami dumaan sa product development. Natulong din ng DTI. Okay. Then we have the Arena Ken Asukar by Young Entrepreneurs. Ito po. Arena Ken Asukar. Yes, mga young entrepreneurs, ito, mga bata pa itong mga to. Yes, ano naman po yung mga yan? Arena at asukar talaga. Cookies. Cookies. Ah, okay, okay. Cookies, matcha, mga okay. Healthy tapos cookies. Yung mga young entrepreneurs na gusto mag-business ng maaga, yan tinutulungan din ng DTI. Yes. Then, Emorage Food Products and Jams and Wine. Yeah. Ayan, yung peanut butter. Itong peanut butter na to is high quality. Hindi siya nagkakaroon, hindi siya tumitigas sa ilalim. Ah. Kasi di ba may peanut butter tumitigas sa ilalim yan. So, ito yung malambot average. All the way. All the way. Yes. Hindi siya pang matagalan. Papak-papakin ko na ito. Of course, we have the Tayaw Farms. Tayaw Farms coffee. Itong Tayaw Farms na to is single galing sa Atok. Isa lang yung land na sinasakasan niya. Tapos ito ay Arabica. Wow. Yan, Emira Tayaw Afuyog. So, premium quality na coffee ito. Masarap to. Ito yung kino-coffee ko everyday. Nice. Tayaw Farms. So, mga coffee lovers. Coffee lovers. Mm. Then we continue. We have the Kalinga Rice. Ayun, yung mamahaling rice. Pero masarap at healthy. Ito yung Kalinga Rice. Oo, ito yung Kalinga Rice. 80 pesos a kilo lang. And of course, dala po namin ang heirloom rice. Uy. Oo, ang heirloom rice. Yan na once a year lang. Once a year lang tong sinasaka. Talaga? Once a year lang siyang lumalabas. Kaya sa tawag na heirloom. Tinawag. Yes, tama ka, Sir Toby. 300 pesos per kilo nung yes. araw yan. Oo. Pero ngayon, ano na lang, 200 siya. Ayun, sa amin, medyo mura sa amin. No, mabuhay actually, outlet price yung sa Civit namin. Ah. Alam mo mga partner, yan ay pinapadala sa Estados Unidos. Oh, really? Export quality. Export quality. Tsaka tinikman ko ito eh, parang malagkit yung texture niya. Naku, pag bibili ako ng ganyang bigas ka, Dobby, yung isang supot na ganyan, isang taon ko na. Isang butil, isang araw. Okay. Yan yung Ifugao Rice by Kenro. And of course, we have the Kiniing by Basilio Kiniing. Ito po. Ay, sarap! Nag-imas kay Lian. Ayun. Yan. Ipiprito na lang natin yan. Pwede naman kainin ganito rin. Kumbaga ito yung jerky. No, obvious ako kung kasi kinakain ko ng ganito. Oo. Jerky kasi ang kinikita. Parang pork jerky or beef jerky. Pero masarap siya pinirikan. Yes. Ayan. Sa pinikpikan. Tsaka masarap itong ini-slice sa mga sabaw. Yes. Or sa salad. Pampalasa. Pambukar-bukar. Yes. Ako papak-papak rin yan eh. Sa suka. Tapos nasabi ko na ba yung ano kanina? Yung hopya. Yes. Taro. Taro. Yan, by Taro Land ni Miss Anne Iniguez. Mm-hmm. And of course, meron din tayong turmeric ginger ng Garden Secret. Uy, turmeric, yeah, good for turmeric. Your throat and yes, health. Yes, lalo sa ating mga singers. Sa atin. Miss Gracia. Of course, sa ating mga singers. Mga bumibirit. Yes. Nakita mo ba yung ano, yung teacher ng music ngayon? Si Volumizer? Hindi mo pa siya napapanood? Ah. Meron siyang volumizer. Tapos, hindi mo pa napapanood yung... ano ba? Gumagamit siya ng turmeric? Okay. Ito po mga produktong ito, Sir Bench. Talaga maraming nataka, maraming gusto yes. pumunta. Pag po hindi pa pwedeng pumunta ng Puerto Vallarta para punta ng exhibit nyo, meron po ba kayong isang Facebook page lang? Yes. Ang Facebook namin is, ang tawag nun is Layad Ticol de Riera. And nagdi-deliver din po kami. Free delivery or minimum charge? Minimum charge. Nang delivery. Charge, okay. Sir Bench, napansin ko po, yung labeling, yung packaging, pang-international. Yes. So, are you going to that direction? Yes, we are. Pang-global market? We are. Actually, some of this, like Mary Bench and Louis Kitchen, medyo international. Nagpupunta na rin sa international. We're selling na sa Hong Kong, tsaka sa Canada. Wow. And itong Dolce is UK. Wow. Sa UK na. Sa USA.
Sarap naman yan. Nakaka-proud, ano? At let's also emphasize, lahat po ba ng mga creators nito, mga people behind these products are from Cordillera? Yes. They are all from Cordillera. Originally from Cordillera po lahat ng mga to. Yes. Yes, you're saying something about the wine. Yes, itong wines na to nakaka-retain na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas tsaka sa ano, sa iba't ibang bansa na rin. Yes. Ako sana mapanood to ni ano ni Ate B. Kaya sasabihin ko na lang sa kanya pumunta diyan si Ate B kasi si Bernadette Sembrano naghahanap ng mga local products. Oh yes. Oh. Minsan nag-message siya. Hindi ko na reply. Wow. Walter Bennett. Bernadette Sembrano. Bernadette Sembrano 'yon, 'di ba? Hiyang-hiya ako. Pero nag-reply na ako. Sinabi ko sa kanya, kontakin ka, tapos hindi mo ni-reply. Pero Miss Gracia, nag-reply na ako. Hindi naman siya nag-reply. Bawi-bawian na niya. Okay, meron pong pagbati dito from AJ Lashu. Sabi po niya, hello sa ating mga ka-jammers, Very Bench, Louis Kitchen, Classic American Receipt Strawberry Jam Baguio. Yes, hello po. Yes. Caroline Anselon. Diba, go Lion to Cordillera. Mula po sa pagkanta, di ba? Then, yes. Nawala po kayo ng hanap buhay dahil po sa pesting COVID na to. And then, lumipat po kayo sa pagme-negosyo. Hindi naman kayo nagsisisi. Kumikita rin ng malaki, di ba? Yes, okay naman. Hindi naman kami nagsisisi because life evolves eh. And then, yung pagkakanta nandyan kasi. Okay. Until we grow old, andyan pa rin yung music sa atin. And I'm sure mga ibang kasama ko rin mga musikero, nag-evolve din sila sa kanilang mga para-paraan. Yung iba nagbebenta ng gas, nagbebenta ng mga products din nila. Mm-hmm. Then pagbalik naman ng industriya ng musika ng mga bars is I'm sure babalik din lahat yung dating kinagawian nila but meron na silang business. Yes, true. So, ano po yung disiplina ng isang pagiging artist na dinala po ninyo sa pagiging negosyante na sa tingin po ninyo ay nakatulong po talaga para mag-thrive yung business, sir? I think Sir Dobby, ang number one na discipline is yung time management. Because for me to be a great singer, to be a great artist, is kailangan kong matulog ng maaga para hindi ako mapausan ng boses, para hindi ako mukhang puyat pagdating sa stage. Or, yun, time management yung disiplina. Nagigising ako maaga. Pati pagdating sa pagluluto, nagigising ako maaga para magluto. Mm-hmm. And yung patience. Mm-hmm. Yun yung patience talaga sa paggawa. Kumisa kasi nasisiraan kami. Then yun yung product innovation, nagtatanong kami sa mga mas senior sa amin gumagawa ng jam, tinuturoan nilang kami. Very malleable yung utak namin pagdating, or yung puso namin pagdating sa mga products. Kung magkamali kami, edi baguhin namin. Mm-hmm. Yes. Habang tumatagal po yung ating diskusyon, pakikipagkwentuhan kay Sir Bench, na kukumpirma yung aking assumption. Ano yun? Na yung bumuhat kay Santino ay nandito sa harap natin. Papa Jesus! Big bro! Oo, kasi ng artista rin yan, si Sir Ben. Oo, kasi nabanggit ko yun kasi sa darating na Huwebes, I think ilalabas na ng maalaala mo kaya yung kwento ng buhay po ni Sir Ben. Yes po, ng maalaala mo kaya at saka ng mapasasalamatan. Wow. Mapasasalamatan pala yun, hindi siya mapapasalamatan. Mapasasalamatan. Hindi ko alam yun. Oh. Sabi nung kuro sa akin, Sir, mapasasalamatan. Oh, mapapasalamatan. Hindi, Sir, mapasasalamatan. Oh, nga, mapapasalamatan. Kasi absent siya sa Filipino subject namin. Na yung root word, dapat yung unang S, yung unang salita, yun ang inuulit. Yes. Pasasalamatan. Oo, yun yung correct. So, patutunguhan, hindi papatunguhan. Diba? Alam ko yun, basin Filipino ako 3 times. Okay. Panoorin niyo po yun. Mga ka-rangers, please panoorin niyo po ang buhay ni Sir Bench. Yes. Alam niyo, napakarami po pinagdaanan po nito. Yun. Okay. Kaya natin inuungkat yun, mga kaibigan. Dahil ngayon po may pandemya, gusto po natin magbigay ng inspirasyon at lakas ng loob si Sir Bench. Dahil po sa pinagdaanan po niyang krisis pero nakabangon. Sir, kwentuhan mo naman kayo para ma-inspire po yung ating mga kaibigan, mga babae na lumaban. Hala, pasok music na ba to? Naiyak na ako agad. Biglang umakit na yung mga balahibo ko. Na every time kasi nakinig ko ito. Parang hindi naman ganun. Wala ka tono. Sige na. Naiyapa ko. Hindi,
kasi noong 2014, I was a victim of a grave violence. And then, nabaril po ko many times sa aking sasakyan. So, may word tayong naratrat yung sasakyan ko. By, ayun, tapos tinamaan po ako. Then, buti na lang hindi tinamaan yung mga vital organs ko. Then, doon ako nag-start na wala ng tiwala sa sarili ko, tsaka faith sa mga tao. Bakit merong mga taong kailangang o kayang gumawa ng masama sa kapwa tao para makuha lang yung gusto nila, o para makapagnakaw lang, o para makapag parang to start ahead in their lives or in their careers. So halos nag-agaw buhay ako noon nung nabaril ako, and sa may harapan ng bahay namin yun. Pero ang inisip ko noon is hindi ako mamamatay. Hindi pa to yung time ko. Kasi sabi ko, hindi ko pa natatapos yung purpose ko. Sabi ko kay Lord, wag muna ngayon. Sabi ko, Lord, wag ako. Ako to, si Big Bro. Ako to, sir. hindi, wag muna ngayon because hindi ko pa nalalaman yung purpose ng buhay ko. Mm-mm. Tapos, from kung saan ako nabaril, tumakbo ako mga 100 meters. Pa-uwi sa amin. O, may narinig ako doon. Oh my God. Hindi, totoo. Tapos, pag nabaril ka pala, kasi ito yung isang bala sa akin. One of the gunshots sa akin. Pag nabaril ka pala, wala kang mararamdaman. Walang pain. Walang, there is no pain. Mas masakit pa nung iniwan kayo. Oo. Seryoso, bigla naging comedy show ba ito, madam? Tawad ko sa'yo. Pero totoo naman. Kasi then, siguro yung adrenaline yung kaba and everything, walang nararamdaman. Mas seryoso tayo. Okay. Ayan yung there is no pain nung nabaril ako. Tapos ang naisip ko, pag nag-aagaw buhay ka, totoo yung may makikita kang white light. Oh? It's real. May makikita kang white light. Tapos, there was a man. Ang nakita ko, kasi medyo nag-pass out ako for a few seconds nung nabaril ako. Kasi pagkatamang ganun, pumikit lang ako. Sabi ko, Lord, wag mo na ngayon. There was a tall guy, mahabang buhok. Tapos, tinuturo sa akin, reaching the hand. Oh my God, really? Tapos nire-reach ko yung hand ko, sabi sabi sa akin, hindi, bumalik ka, sabi sa akin. Tapos nagising na lang ako, yung mga gunman, nandun sila sa unahan, naka-inova sila ng pula. Tapos nag-uusap sila, oh, tinamaan ba? Yung mga ganon, oh, patay na ba? Yung naririnig ko yun, umalis ako sa car, nagtago ako sa likod ng car. Tapos habang nag-move akong ganun, nagpa-flash lahat mula nung kabataan ko. Para siyang nag-flash cards. Wow. Nagpa-flash ng ganun sa akin mula kabataan ako. Tapos ang last na image, yung mga magagandang nangyari sa buhay ko. Magagandang nangyari, yung nag-aaral ako, una akong naglakad, yung mga ganun. Unang word ko, unang buhat ako ng tatay ko, unang... Basta everything first na nangyari sa buhay ko, unang sakay ko sa sasakyan, sa kabayo, yung mga ganun, nag-flash. Tapos ang huling image na naalala ko is yung mukha ng nanay ko. Oo, tapos nung naalala ko yun, sabi ko, no, I will live para sa mga taong nagmamahal sa akin. Tapos sabi ko, Lord, wag muna ngayon kasi hindi ko pa alam yung purpose ko sa buhay. I've been doing a lot of things, I've been going to different places, pero empty ako eh. Sabi ko, Lord, ano ba yung purpose ko. So anyway, so tumakbo ako 100 meters papunta sa bahay namin. Pagpunta doon, with all those gunshots, tapos totoo 'yun, yung para kang bangungot. Sumisigaw ka na luwag, walang lumalabas na boses. Sabi ko, tulong, tulong, hindi ata marinig tong tulong, help, help, wala pa rin. At na-English ko, wala pa rin. wala talaga. Tapos, ang feeling nun is mainit. Because the blood was flowing na. Yun yung na-feel mo, yung mainit yung na. Pain. Tapos yung sapatos ko, napakadulas na because of the blood. Shucks. Ilang gun wounds ang meron ka? Ayan, meron ako isa dito. Isa. Tapos may butas din ako dito. Dalawa. So, bali dalawang tama ng bala. Yes. So, nakaligtas po kayo doon? Ayun, pagpunta ko sa bahay namin, tinanong ko yung mga nagbabantay doon sa gate namin. Sabi ko, presence of mind pa rin. Kasi kailangan yun eh, kapag na-aksidente ka,
di kaya if you are in a pressure, dapat may presence of mind ka palagi. Mm-hmm. Then, nasabi ko, manong pakitawag naman yung pamilya ko. Bakit? Sabi niyang ganun. Nabaril po ako. Tapos pumunta sila doon, tapos sabi ko sa kuya ka, kuya, maghanap ka ng ano, magda-drive para sa atin papunta sa hospital. Sabi ng kuya ko, sige, punta siya. Tapos nagda-drive siya. Tapos sabi ko sa driver, doctor, exactlong naging doctor. Sabi ng doctor, anong gagawin ko para ma-extend yung buhay ko? Just breathe properly, relax. Yung ganun. Dapat ano ka, presence of mind ka sa anong mangyari sa iyo. Then pagpasok namin sa Baguio General Hospital, everything was slow motion. Sabi ko ba nga sa nagda-drive sa akin eh, Doc, pwede pakibilisan. Mm-hmm. Yung driving, no, we're going fast, bench already, sabi niya. Kasi ang yung adrenaline rush ko, sobrang lakas. Tapos sabi, nung dumadaan yun, nakita ko kung nasaan yung sasakyan ko, yung mga police, parang tinitingnan yung sasakyan. Tapos papunta sa VGH, bumaba ako. Tapos, tapos yakap ako ng kuya ko. Sabi ng ading, huwag kang matutulog. Sabi ko, umiyak yung kuya ko, ading, huwag kang matutulog. Sabi ko, kuya, nasasakal ako. Hindi, totoo! Sabi ko, kuya, nasasakal ako. Totoo! Ah, okay, so breathe, sabi niya, ganun. Tapos, pumasok ako sa nurse, sabi yung emergency room. Sabi niya, ganun. Tapos, dito po, bakit po nabaril ako? Saan? Dito at saka dito po. Tapos, ano po yung gagawin niyo? Well, first, i-check natin. So, nilaman ko kung ano yung mga proseso na gagawin doon. Tapos, kalmado ka, no? Oo, kalmado. Tapos, sir, pakitaas po yung kamay ninyo kasi tatanggalin namin yung t-shirt mo. Mm-hmm. Sabi yung ganun. Tapos, hindi sir, punitin nyo na lang. Mm-hmm. Sabi ko, punitin na lang. Tapos, sir, tutubuhan namin kayo kasi tinamaan yung lungs ninyo. Kasi, nag-hemorrhage na yung sa lungs ko. Mm-hmm. Tapos, taba yun. In-slice, tinubuhan, tapos yung mga dugo, puro bubbles. Tapos, yun na. Sabi ko, I will survive. Oo. Tapos, medyo, nung time na yun, sabi ko, hindi ako mamamatay kasi hindi pa tapos yung purpose ko. Yes, very good naman. And sa tulong po ng mga friends natin, sila Sir Dobie, during that time, hindi po sila tumigil. Sila Ma'am Charmaine, binisita nila ako. Tapos yung mga bisita ko nun, from 8 a.m. until 11 p.m. Grabe. Buong Baguio, friend mo kasi. Friends mo pala. Tapos parang ano, parang doon ko na-realize kung if you do good to other people, yes, babalik at babalik din. Kung ano yung kabutihan na binalik mo, ay binigay mo yun din yung babalik. So, alam ko saan mo yung pangamaril. Yes. Bigla ka namang nagkaroon ng colon cancer. Yes. Pancreatic cancer. So, natakot ako nun na, kasi nagkaroon ako ng trauma. Na face to face ko kasi nakita yung bumaril sa akin. Gabi-gabi, hindi ako makatulog kasi parang feeling ko binabaril ako. Mm-hmm. Tapos, nasa harapan ko yung bumabaril sa akin. Hindi ko kayang matulog. So, I decided, my family decided na magpahinga muna ako sa ibang bansa. Then, sa ibang bansa po, I went to Hong Kong, Singapore. Nag-odd job naman ako doon. Mm-hmm. Naglilinis ako ng CR. Para lang mag-survive, naglilinis ako ng CR, naglilinis ako ng aircon, I walk dogs, yung mga ganon, nag-uugas ako ng pinggan. Then, na-depress ako. Sabi ko, parang, all my life gusto ko maging magaling na artist. Tapos, ito ako, naglilinis. Pero wala namang masama sa ginagawa ng mga kababayan doon. Pero, naglilinis akong ganon. I was on the floor scrubbing toilets. And, na-depress ako. It took me a while. Tapos, ang naging sandigan ko nun is yung pag-iinom, pagsiging sigarilyo, para makalimutan ko yung, sinubukan kong kalimutan yung buhay na I was built for, to be a singer. Mm-hmm. Tapos, nagkasakit ako. Sobra sa pag-iinom. Tapos, tinamaan ako ng cancer during that time. Sumasakit yung likod ko. Tapos, parang hindi na mawala yung hyperacidity ko. Yung ganun, hindi na ako makalakad sa bed. Tapos yung mga kaibigan ko doon, ba't hindi ka magpa-check? Sabi ng ganun. Tapos sabi ng, after ano to, yung mga 4 years na yun eh. Sabi sa akin, ba't hindi ka magpa-check? I was losing weight already. Tapos sabi nung doctor sa akin, yung first test na nakalaman ng tumor ko, sabi sa akin ng doctor, you only have 6 months to live. Sabi sa akin ng doctor. Nakita sa ultrasound. So, I have a 5.1 tumor sa head ng pancreas ko. Oh,
So sabi niya, stage 2 to. Tapos iyak ako. Sabi ko, ano na naman to? I thought, hinahanap ko pa yung purpose ko, hindi ko pa mahanap yung purpose ng buhay ko. Mm-hmm. Tapos hindi pa ako tapos. Tapos, ang buhay kasi kailangang, ano eh, kung medyo relax ka na, kakalibitin ka ni Lord o sisikuhin ka niya, na parang, uy, ito yung tamang daan. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng mga, ako sabihin na, pero sa akin na, pamamagitan ng trials. Mm-hmm. Tapos nung sinabihan yung ganun sa akin, 6 months to live, I decided, to make the most out of the 6 months to live. I decided to share my life. Kung 6 months na lang ang buhay ko, isi-share ko to. Kung paano ako mag-survive. Isasabihin ko yan. And then, I didn't ask for another life. Kasi binigyan na ako nung nabaril ako. Sabi ko, Lord, kung this is it, sabi ko sa sarili ko, gamitin niyo ako sa natitirang 6 months na buhay ko to inspire other people. Then, tinago ko ng matagal yung cancer ko until may nakakuha sa akin ng litrato, ipinos. Nasa Malaysia ako nun, ipinos nila. And sunod-sunod na nag-message sa akin. Tapos, yung treatment ko dun, ito yung miracle. Yung treatment ko, wala akong ginastos sa treatment. Oh, wala akong ginastos sa treatment ko, na crowdfunding sila yung mga friends ko. Then sabi ko, my friends are fighting for my life and I am not. Mm-hmm. Parang sabi ko, 6 months na lang ang ibibigay ko sa buhay ko and I'm not. Tapos, is this a sign na Lord, you want to extend my life more? Mm-hmm. And I went to all the proper procedures. I went to chemotherapy. I went sa lahat ng pinagdaanan ng may cancer. I lost my hair, I lost my weight, my color, mukha na akong punong kahoy dati. Mm-hmm. Sa itim. Then sabi ko, pinaglalaban ako ng mga nagmamahal sa akin sa buhay. I will fight for them. Doon ko na realize na when people come together, that is miracle. When people come together and help each other, yun yung totoong miracle. Oo, kasi like prayers, when you pray, dapat you have to do something with prayers. Like yung nangyari sa akin, a lot of my friends came together for me to live. Yun yung miracle. Yes. Tapos ang virtue ko ngayon, I found already my purpose and it took me a lifetime. It took me a lifetime to find my purpose. Sabi sa akin ni Lord, spread the good news. I am not a religious person. Pero sabihin mo sa mga tao that miracles do happen. Wag mo wala ng tiwala sa akin. And yun yung purpose ko, to tell everybody that I am a living testament and miracles do really happen. Okay. Mga kaibigan, yung pong point natin kung bakit po natin pinapakwento yung buhay po ni Sir Bench is not to traumatize Sir Bench. But we would like to give inspiration sa ating pong mga kababayan na pinapatapa at pinalulumpok po ng COVID. Yes, lugmok na lugmok tayong lahat. Wala akong pwedeng sabihin, may buti pa to, ang swerte ngayong COVID. Lahat naman po tayo. Pero totoo yan, yes. Miracles do happen. Kaya pag bumili kayo nito, isipin niyo po lahat ng mga struggles ni Sir Bench. Habang kumakain kayo ng strawberry. Habang umiinom kayo ng wine. Nabaril na nagka-cancer pa ngayon. Ang ganda ng itsura. Oh, ang lakas mga kapiolo, Pascual. Ganun. Habang umiinom kayo ng wine, isipin niyo. Kinikilabutan nanay ko, God is good all the time talaga. Tumatayo balahibo ko sa mga naranasan niya sa buhay. Yes. Kaya abangan niyo po ang kanyang maalaala mo kaya story. Okay, yes. Panghuling mensahe po sa ating pong mga kababayan, Sir Bench, para hindi hindi ka malungkot at umiiyak naman paglabas mo dito. No, it's okay. Every time I tell the story of my life, I'm sure may nare-reach out na makatapit siya ng problema ngayon. Sa tingin ko kasi during my time, yun na yung pinaka mahirap o pinaka-grabe nangyayari sa ibang tao. Hindi po. Meron pang mas may grabe nangyayari. Yung iba po nawawalan ng trabaho. Hindi nila alam kung saan nila isusustain yung family nila. Yung iba, yung kumpanya nila nagsasara.
ang hirap kaya nun, yung iba nawawala ng trabaho because of the pandemic. Iba-iba po ang itsura ng trials. Pero iisa lang po ang itsura ng pagiging matagumpay sa trials na yun. Hindi po importante kung paano kayo natapa. Ang importante po is kung paano kayo bumangon at bumuti ulit. Okay. Yeah, mga kaibigan. Kaya kaibigan ko yan. Isa pong napaka-emosyonal na Martes. Yes. Ang happy po sa inyo ng Morning Bali Tagtakan. Pero syempre, di ba? Sa oras. time to promote yung mga local products. Maraming salamat po. Tayo po ay nag-overtime pero okay lang yan. Worth it. Diba? Para po sa, sabi nga nila, support local. Okay. Yes. Okay. Yes, again, invite niyo po kami mga kailian natin. Hanggang kailan ba itong exhibit na to? At saka saan namin kayo makikita on Facebook? At saka syempre physical exhibit. Yes, makita niyo ba kami sa Puerto Vaga, sa main lobby po. Ang Layati Cordillera, premium Cordillera brands po, makita natin dyan. And ongoing po siya, siguro 3 months and to 1 year po ang exhibit namin dyan. Maraming salamat po sa Puerto Vaga and DTI for giving us the chance. And it's open from 9 until 6 p.m. And don't forget to watch my inspiring story po sa maalaan mo kaya at paano kita mapasasalamatan. Yes! Okay. Thank you so much. Nandun po siya araw-araw. Kung gusto niyo po siyang puntahan, pa-autograph kayo, puntahan niyo po siya doon. Nandun siya araw-araw sa Puerto Vaga. Yes. Maraming salamat, Sir Ben. Maraming salamat, Sir Ben. For the inspiration. Thank you.